Wala raw. Ay, pati sa Phoenix. Ayun mga sir. We are back dito sa game number 2 ng MG Trust versus 032 Dota. At ako nga pala si Daddy. Kasama nga pala si Sir Mike. So, good evening sa lahat. Legit ba idol yung Glock 9 kanina mga boss? Oo, si Glock 9 nga yun, Sir Lex. Legit. Legit pa sa totoo. Hmm? 0-2-3-2 going for the Trent Protector, Rubik at saka Mars. Oh, face this. Puro violet na hero sa MG Trust. Ha? Yan. Hindi na sila ngayon, ano? Hindi na sila ngayon parang, ano? Isang, kanina kasi, last game napansin ko, isa lang yung, ano, yung damage dealer nila na, ano? Na hero. Tapos, kung saka, tsaka na, ano, parang, may ano kasi yung kalaban nila kanina dito sa 032. Sabagay, dininay, hindi. Palit na pala. Akala ko 032 to. My God. Kasi hindi naman. Ayan. Yung invoker kaya din sa Molokil. Quasex or Quasex Sword. Kaya sa Molokil yan. Ano kaya sinisetup nila na hero dito? Kasi puro malakas sa defense yan, Trent. Trent, Rubik at saka Invoker. Bagay, bossit ka nga naman kung isang faceless void ka, buting ka lang ng tornado. Pero meron ng isang spell na nakikita kong pwedeng pumasok doon inside the Chronosphere. Macro fire pa lang. Hmm, bumagandang post 4 na pwede. Pero tingin ko na eh, goods din naman na ano. Yung void spell tagad na first pick na. May makakapang boss tagad sa labas. Hmm. Tapos papartneran mo pa na itong Bat Rider. Sobrang magtingin ko maghanap ng gulo tong MG Trust. Maghanap at maghanap ng gulo to. Lagi sa tingin ko lagi magsasama yung Bat Rider tsaka Void Spirit. Then kulang nila dito is Dire Team Band. So, they ban sila ng Legion Commander at saka Tidehunter. So, Bat Rider na support? Siguro. Ang iniisip nila rito. Dito sa MG Trust, it's either 4 or offline nyo na kulang. Pero pwede rin kasi mag-4 yung Void Spirit eh. Ano bang offline ng merong skill na pwedeng pumasok inside the Corona? Offline? Pwede siya mag-offline kyo. Offline kyo. Like, ano din yun? Pwede mo rin i-adjust. Pwede mo gawing 4. Pwede mo gawing 2. Minsan nga, ginagawa pang 1 eh. Pero dito, MG Trust. Ito na yung 1 nila. Wasteless Void. Ah, sabagay. Oo, pwede nga rin. Ako ka per set. Tingin ko ano. Ah, good yan. Ang ginawa dito ng 032, kung di ako nagkakamali, inagaw nila yung ano, yung invoker na pick kasi sa iba nila. Kasi, ayun, kakasabi ko lang kanina, pwede pa rin naman kasi gawing 4 yung Void Spirit eh. So, good pa rin na ipipick dito yung, ano, yung Invoker. And pwede siya gawing Quasex para makasabay dun sa, ano, sa Geron. Hanap na gulo, gagawin dito ng MG Trust. Pero ito, kung ka... Kasi, Sir Mike, yung Invoker nakita ko, pinick siya kasi pang-counter siya dun sa Void Spirit. If ever gusto mo ilagay na mid. Siyempre, kung, mag, ano? Kung mag-third skill nga naman, isang tornado lang. Sa kasi Invoker kasi pinipick siya as maganda kasi siyang ano eh pang depensa talaga eh given meron kang sustain coming from the Trent tapos malakas yung magical damage ko papalo up mo pa na paid bolt ang hirap talagang tumulak yan pero ito gustong gusto kong pick nilang Kunkka sobrang ano malaki yung ano, pananalo yung magagawa nito lalong lalo na sa laning phase dito sa mid against sa Invoker alam naman natin ang isang Kunkka isang natural counter against Invoker yung mangilan-ilan lang yung mga nakikita ko na nanalo sa mid against sa Kunkka Kunkka matchup na Invoker ano? Ilang Invoker player lang ang nakita ko nanalo against sa Kunkka mid ganun kasi parang ang hira parang 60-40 40 yung winning chance ng Invoker sa ano sa mid against Kunkka pag marunong ano na pag magaling Invoker so yun na it makes sense talaga kung bakit gusto nilang pumitik pumik ng 4 protect 1 na talagang pang defensively gusto nilang dumipensa muna hanggang mag online siguro isang arc warden bagay hindi mo talagang gusto maging void eh pagkakalaban mo si arc eh kaso kaya makapanalat ng ibang hero dito eh like pwede ma huli ni Masaru si Arc Warden. Kanina maganda rin ang performance ni Masaru eh. And sabi nga ni Dan, mataas yung kanyang ano,
map, ano yan? Map awareness. Mm-hmm. So tingin ko hindi siya ganun kadali madadala dito. Ah, si Q pala gagamit ng Void Spirit. So, post-port ng Void Spirit. Tingin ko. Mid lane Kongka. Hindi may mid yung, ano, yung isang Void Spirit kung may Kongka kayo nakasama. Kasi pag nag-port Kongka dito, tingin ko, wala siya masyadong gagawin sa lane against sa, ano, Arc Warden and, ano, Trend Protector. Given na mataas yung normal attack dito ni Matthew ng isang Trend Protector level 1 pa lang. May slow pa dito si Natsumi. Pwede siya mapunish dun sa top kung sakali magpapospor kung kaman sila. So, goods din tong Void Spirit. At least itong Void Spirit, kailangan niya lang lumevel kahit paano sa top. Hindi niya kailangan mag-put ng masyadong pressure. Bumawi na lang siya pagka level 6 niya. Saan makakascore ng Makata jersey? Alam ko, saan ba Jin? Sa page ni Glock 9, eh, no? Itong Makata jersey. 8 and employee. Excellent idea. Yon. So this is the game number 2 mga sarap 032 versus MG Trust and ito na po yung mga hero sa side dito ng ano ba? MG Trust, Boombell sa kanyang Jack Hero, Q, Void Spirit, Fearless sa kanyang mid Kuka, Masaros Batrider and Jack with this faceless boy. Sa side na 032 Ninja Boogie using the Rubik, Nico with the Invoker. Bok kagamit nga rito ng Mars, Macho with the Trend Protector, Natsumi using the Arc One. So, Ink and Employed. Ayan yung Facebook page. Tataka ako ng Ink and Employed. Ah, okay. Mayroon pa kang trash token eh, no? Masarus. Nag-usap-usap sila dyan. Pero yun nga mga share tuloy. Ayun, mga share. Speaking of share, share nyo na yung livestream namin mga share. Dahil ito na po yung last series na i-cover namin for today. And also, this is the last game. Ay, hello, Sir Gary. Yun? Magandang gabi, was. Magandang gabi. Shoutout sa lahat ng nanonood sa inyo. Sakto, ano, mag-apo na mga sir. Kung wala pa kayong ano dyan, kung wala pa kayong pagkain dyan, alam nyo na ang drill. 8533, followed up by quadruple 33. Wendy's lang, ano, number one. And Wendy's lang masarap. MG. Okay, meron tayong post dito. Ano, dising isang Kongka. Ang dito, tingin ko, mas mauuna mag-online ng isang faceless void. Dahil pwede natin, given na yan, maraming na ibabatong spell dito, 0-3-2. So, kailangan na kailangan mo yung isang BKB. So, pwede gawin dito ng faceless void, I think, is mag-maelstrom na lang siya. Tapos, recta BKB. May damage naman na papasok nun sa loob ng Chrono kahit paano. Para sa akin, may macro pair na lang sila. Tsaka may barko rin na pang setup. Tsaka masakit din yung DPS dito ng MG Trust. Unlike dito sa side ng 032, ang isang Arc Warden dito, tingin ko kailangan niya pa ng at least 2 to 3 items bago siya makasama. Pero alam naman natin makakapag-pressure siya ng lane. Yes, totoo yun. Given yun. Midas, Boots of Travel. Okay. Midas Maelstrom, Boots of Travel, yun lang yan. TNC Masaros. Ako nakikita ko talaga, Sir Mike, gusto lang dumipensa ng 032 hanggang mag-online yung Arc Warden. Given yung presence nga ng Trend Protector. Ganyan din yung ano, yung lineup nila kanina eh. Pang-depensa lang talaga. Didepensa lang talaga yan dyan. I mean, ito, malakas yung pang-depensa nila. Unlike kanina kasi, oo, kaya nila dumepensa, kaso mahirap eh. Kailangan dun sa game na yun, mauna dapat mag-initiate yung lineup nila eh. Kasi nga nakakapag-buy time yung Phoenix kanina sa egg eh. Pag nakakapag-Phoenix egg, edi syempre, yung morph lang naman ang natural na babasag dun, mag-waveform in yung morph. O kaya, normal din yung morph, which is makakapagbigay ng time sa ibang hero ng MG Trust kanina para makapagbigay ng damage dun sa morph. Saka na-checkmate kasi yung Night Stalker dun. Na-checkmate ng Naga Siren. Ayun din. Yung nag-midnight ang sila. Mid... Kaya mag-replay ni Rusty ah. Wala rin aganims yung isang Night Stalker yun. Kaya nahirapan sa life clear yun. Yung illusion ni... Naga Siren. Stuck. Iiwas nila sa ano. Iiwas nila dun si... Business Void. Mag-swap sila ng lane. Nakakasal sa Boker. Walkathon lang eh.
Mahirap kasi talaga pag nagkwa sex sword ka tapos ano, hindi ka ganun sobrang kagaling na invoker. Bihira lang kasi. Ano ba siya? Mahirap kasi outplayed ang isang ano, isang kungka. Nako po, medyo... Kailangan sa lahat ano, sa lahat magagalingan mo siya, last hits, pag harass. Sakit ang ulo niya dyan, liliko sila talaga ng lane. Ayun, gusto ko yung deports dito ng 032 to spot the courier and mga pwedeng pumunta dyan. Ayun, may deport agad silang isa. Ayun, na-try lane nila. Ibigyan talaga nila ng magandang lane si Natsumi. Parang ginawa rin nila kanina yan eh, sabay tipping isa sa top. Kaso may pong, kaya kasi punta rin dito ng ano yan, nang G-Tress talaga eh. Faceless Void to eh. Faceless Void kung ka. Ma, wala pa namang pang save dito ang 032 once na out of position yung isang na, si Natsumi dito. Like siguro may X-Mark siya. Pag na X-Mark si Natsumi dito, kailangan mapapasubo sa lagat. Na, Nature's Grasp kagad. Meron pang leap. Tignan natin kung mabigyan nga nila si Mazaros pero makaka-out naman yung Batrider. Kailangan nila masulit ang trial nila sa baba. Okay lang naman hindi sila makakuha ng kills. Basta makakapag-farm ng sobrang ganda rito si Natsumi. Good na yun. Pero oh, mahirap din ma-level gap. Nabati ko lang. Hindi na, ano, na nag-trial. Mahirap nga rin ma-level gap. Yun lang talaga pinaka-ano. Malakas naman ano eh. Malakas naman yung Arquado. Basta mataas level niya. Thank you Sir Dale Mark. Last series na po na i-cover ng Kuya Nick to. Game number 2 ng 032 versus MG Trust. Kaya kaya pa malag dito nila Jack sa top kahit na katapat nila isang Ruby. Wala see nang wala later, nang ano ha, consumables dito yung Mars. Ito maganda rin dito si Fearless. Hindi siya masyadong wapairapan dito tingin ko. Oo, oh, maubos na siya ng mana. Medyo maarasara siya pero tingin ko medyo hindi ganun kataas yung ano. Masosolo ko lang siya dito ni Nino. Sino? Si Fearless. Hindi ganun kataas yung ay hindi ganun ka. Pero meron siyang sustain eh. Ngayon sa ko to. Maraming duck kami from duck was. Yun lang. Kaya siya nagwasag. Goods din naman yan. Para pero yung trend yata eh, nagkakabigayan yata sa baba ha. At Q will draw the first blood pero magkakaroon nga lang ng gantihan between two supports. Uy, habang sa top naman. Nakapick up naman dito na si Jackie. Napatay niya nung mula yung Jackie Ro. Ay, siya na. Jackie. Jackie Chan is W. Tengok, nag-replay si Ganon. Ayan. Ganda na ginagawa ni Bobble dito. Nagpo-pull-pull siya. Wow! 2 na agad score natin mga sir. 2 minutes pa lang. Actually, 3 minutes na. At tingko. Oo, oh, makakapag... Makakapag-linumayos dito yung kungka, pero makikita natin umikot mami ay isang invoker. Once na makakuha siya ng rune, ayun yung cooldown, yung makakuha siya ng rune. Tingnan na yan, every 2, every 4, 4, 6, and 8, 10 minutes doon natin pwede makita yung invoker na umikot. Kada labas ng power up rune, doon nakuha niya. Pero pwede rin naman siya na umikot once na, kunyari, doon sa top, mag-asim si Jackie, pwede siya mag-ano siya na... react dun na mag-TP siya para tulungan dito sila Bok sa top. Pero maganda naman yung nagiging lane ni Bok dito, 10-0. Pero 18-7 yung... 18-7 yung katabad niya. Isang faceless void. May laro ba mamaya yung EU? Oh, alam natin yung isang Rubik. Malakas siya sa lane. Lalo na pag ano, alam natin pag may Rubik ang kalaban, lugi ka sa ano, sa normalan. Ang ano lang dito, maganda kasi yung kasama kay ano eh, support dito ni Jackie, kahit sabihin mo ano, hindi na ganun kataas yung ano, physical attack ni Void pag na paid bolt siya. May ano dito eh, may DPS dito si Bombele. Eh. Lahat ng skill niya dito DPS. Oh. First, ano, dual breath tsaka yung... Malakas yung harassment. Oo, oh, yung third skill niya, nakalimutan ko yung tawag. Eh. Basta nagbubugi siya ng... liquid tawag. Fire. Ayun, liquid fire. Ano yung pyro? Pyro, parang may pyro something. Nakalimutan. Macro fire. Baka macro fire. Ito merong nalip. Inabot pa nga rito ng Sphere of Mars. Bumble nga rito. Delicalo bilis Jackiro. Paid bolt kinamit na nga rin. At that's a kill dito sa side ng 032. Jackie. Ganda na pagkaligod ni Ninja Burger. Meron naman siyang time mo. Dami one din siya. And isang tango. Pwede pa to sustain. To sustain din sir. Wow! Sa mid. Ayan. Give in mga sir. Unti lang talaga magiging lasin ng invoker. Pasok na. Pero nakakasabay siya. Pero yung oh, CS na rin, 3218. Talaga. Given. Ay, Tidebringer eh.
kahit anong ano mo dyan, masakit rin siyang Tidebringer. Mamaya, pag nag-level 4 yan, one hit na ano yun, pagka-paro nyo rin si Miniclip, dami na, pero wait, sabi ko. Oo, dito sa may mga baba nga, delikado yata si Masaros. Macho nag-pop ng kanyang stick. At tino nga ba makakuha ng bounty rune? At least nakakuha ng consolation dito sa Q. Dissimilate dun sa may left side. Ganda at tili ko na nga lang papunta dun sa may triangle. So another bounty rune yata. Tingin ko goods lang yun. Nakakuha naman dito ng dalawang ano, bounty rune si Q. Worth it na yun. Pero sa mid, naku. Pwede nga mabigyan dito ni Nico. Let's see. Isang PT ka na nga lang rito si Peerless. Might be. A turn of Sharos. Kompleto rito para kay kompleto rito kay Invoker. Ether Rem na naman tatama. May hita. May hila ng pahagya. Ito si Nico. Atras pa nga with the flame break. Here comes the Firefly. At Nico will fall sa may gitna. Masaros will get the kill. Macho with the TP with the strength protector. Habol pa nga sila dito. Ayun naman yung goods dito sa ano. Tingin ko hindi naman ganun kalaking bagay para kay Kungka na nasolo kill siya sa mid. Ganda naman yung last hits niya. And ilang gold lang ba nakuha nila na ni... Yan ni Walker. Oh. 100, good din naman. Pero hindi, para sa akin, hindi talaga ganun. Hindi talaga yung ganun kalaking kawalan para kay Kungka. Nakabawi ano rin eh. Nakapag-open up din naman ng isang ng way yun para mabawi nung ano kanina. Nung, mabawi niya. Oh, hindi, ni Masaros yung pagkapatay niya kanina. Pero here comes the lip. Tatama nga rito kay Jackie. Pinepressure nga nila sa book. At kung kalungkutan nga lang dito, yung isang Mars, meron siyang 5 magic wand charges pero wala na siyang ano, so, consumables. Yun, bumili nga siya ng salve. Hindi na mauulit yun sa mid. Yung mapapatay na solo kill dito. Mga sa solo kill dito si, ano. Wow! Lagay kayo sa Phoenix. Pwede nga yun. Pero ito lang, si Q only sitting at level 4. So alam naman natin, lalabas lang yung kagandaan ng mobility niya pag nagkaroon na siya ng astral step. Ganda nung ano dito ah, pagka-up ng mga skill dito ni Jack. Alam niyang nagbabato na skills dito yung side ng 032. Lino pala si Bok tsaka si Ninja Bogey. Maganda yung ano. Here comes the double threat. Yung nga rito papasok na si Bat. Ititelekinesis nga lang siya. Time walk ni Jackie in. At Bok dito delikado. Might fall down. Ayun, patay si Mars. Nabigyan na naman nila. Medyo ano rin yan. Tingin ko hindi ano. Tingin ko hindi sana mamapatay dun si Mars kung hindi nagsabay yung stand dito ni ano. Ni Ninja Bogey tsaka ni ano. Bok. Scoreline natin, Sir Mike. All 4. Soul ring completed dito para kay Mars. Dito si Invoker meron na siyang urn. Tapos si Blightstone na yan. Blightstone goods yan. Tapos pwede siya mga gano'n mamaya. Medallion goods niya. So meron sustain. Yung sustain lang yung arrow. Yung nililibing armor. Hindi nila kaya patayin si Gio dito. May disabilate eh. Ganda na performance dito ni Gio. Nakakapanood siya kanina sa baba. Same dito ngayon sa top. Yan. Sa mid dito, play safe lang si Kungka. Ayun na yung kailangan niya gawin eh. Wala siya magpapatay na papatay. Ayan. Speaking of ano, rotation of 4, 6, 8, 10 minutes. Ayan, 8 minutes. Nakita natin nakuha siyang rune. So susulitin niya. May earn, may charge yung earn niya. So, saan kaya nila kumambo rito. Shifting ko, ang magandang patay na kadito si Bob Bell. Kasi parang mahirap patayin dito si ano, si, ay, kaya nila patayin dito si Jackie. Diyan naman yung rubik. Pero tin natin dito, Nico. Meron siyang invincibility rune. Jackie already sitting at level 6. Oy, naku po! Oo, miss entry. Chrono Spear kinamit. Tignan natin kung mabigyan nga rin ng Invoker. Peerless nandito na nga rin. The boat will connect. Aabutin pa nga na si Bat rito si Jackie. Pero napatay na nga rin ng Invoker. Nabosset nga nila. Tignan natin kung ma-pick up nga nila yung core dito sa MG Trust. Arc Warden nandun na nga rin sa top. Umabot yung ano, yung one doon. Oh, no? Nice. Team Blaze, kami from ano. Kung pro MG Trust. Ang ganda ng ginawa na rin na nagpanggap sila Jackie na hindi nila, kunyari, hindi nila nakikita si Invoker. Maski ako nalin lang ako nun eh. Hindi ko napansin na may ano, na may sentry doon sila, ano, sila Jackie sa top. Ang ganda lang din doon ng ano, team communication nila na nag-tip agad yung isang kung kapar bumakap. Kasi, Oo, tornado EMP combo nga rito, ibibigay sa isang Bat Rider at Masaros. Mamamatay rin sa baba. Pero sabi ko sa iyo kanina, any delay kasi doon sa top kanina, pwedeng ano, makasurvive yung Invoker eh. Pero dito sa baba, nabigyan si Masaros. Dalawang beses na siya nabigyan kung tama man ako. And madidali yung item niya. Eh, tamo ah. 9 minutes, alas 10 minutes into the game.
High 5 score. Ito lang yung kinaganda ng isang trend protector na pick. Nakakapag-depensa nga sila. So, sustain yung mga towers. Sa top pala, namimelation si QL. Kalibre niya na yung offlane dito ng ano, ng 0-3 ito. O, pwede niya po, inagawin niya pa na stock. Hindi lang stock, XP rin. Agaw din ang XP yan. Okay, naganda dito, side ng 0-3 ito, nakapag-farm yung kanilang arc ward. Kaso, sasabayan ng business mode eh. Kahit sabihin mong ano kayo eh, well-farmed arc ward kang, well-farmed na business mode din yung katapat mo, GG ka rin eh. Kaso, ma-close mo ba yung, eh? Ma-close mo ba yung gap, Sir Mike, given meron kang invoker? Ngayon lang inaiisip ko dun ha. Paano ma-close yung gap? May ko-close, mailapit mo kaya. Kasi pag nag-time mo ka, expose ka ron pag inapit ka ng tornado. Once na magka-BKB siya, walang gagawin yung power sa kanya. So, kailangan pa rin niya mag-MKB, no? MKB, isa mas talaga yan. Para kung kunyari, sabihin natin mag-off yung ano, nakapag-magnetic field ng Maya si, ano, si Natsumi bago makapag-rono, kailangan niya ng MKB ron. Pero to, Ops! Old snap! Ubusan na naman, ha? Kaso may bote. Didepensa pa rin nila. Uy! Uy! Sa top! Di natin nakakita! Nabasag na pala yung tower sa top. Pero... nabigan kagad yung Mars. Overgrowth nga rito binigay. Kyo nga rito delikado. Void Spirit might fall. Mukhang madadamay pa yata si Jackie. 10 seconds away para sa kanyang time walk. Pero meron naman siyang Chrono Spear. Pwede nga niyang gamitin. Defensively nga lang. For safety. So good pa rin yun dito para sa side ng MG Trust. Dahil offline yung nakakuha na ron, kapalad lang ng isang Phosphor na Void Spirit and apat yung nag-react dun eh. Kasama dun si Natsumi siya nag-TP kaso napigilan yata siya ng kung kahit either na X-Mark siya or na Torrent dun sa baba siya, no? Si Natsumi. Saan na tayong pagkain? Patay tayo. O mag-ano rin ako. Magpa-fasting ka rin pagka pa rin batad. Okay, tornado. Mapipigilan nga rito si Peerless na kumuha ng rune. Didenay nga lang ng invoker. Kala ko kukunin niya pa yun. Sobrang gated na pag kinuha niya pa yun. Item ni Masaros dito. Ayan. Rekta na siya. Rekta boots. Anahin niya. Travel o dagat? Na travel. Sa baba, eh. Travel, travel. Siguro kung di siya nabigyan sa baba, siguro mga 10 minutes pa lang mayamit siya. Boots of travel. Yung mga sarap, alam nyo pala sa Kumu kung nagkukumu man kayo, Sir Mike. Maraming salamat. Palapit na rin ang palapit yung farm ng Arc Warden. Meron na X? Meron na X. Nakapag-farm yun. Dami setup, nandun yung Aether Remnant. Pero nagdapag nga lang ng Magnetic Field. At nag-commit na nga rin ng SS yung Mars. Arena of Blood, mukhang madidelikado pa kaya yata yung side ng 032. Ay, dead. Wala solid lockdown dito yung 032. Pwede? Oh, sige, sagutin na. At Void Spirit nga rito, patay na nga. Spear of Mars na tama rito kay Peerless. Tingnan natin mga sir. Boombell nga rito, might fall, where is Jakiron? Nako po. Three heroes are down dito sa side ng MG Trust. Buti nandito pa ako. Oo, may emergency call lang. Oo, emergency meeting. Emergency nga. Tatanungin natin si Sir Mike kung sino yung impostor. Oo. Gigisingin yata ng nanay niya si Sir Mike. So ito, 7-9 yung ating score. Magandang network dito ni ano, Natsumi, naka-free farm ata. Wala pa ata siya dits, no? Wala pa. Wala pa. So itong, well, ang kada na ilong up. Okay, so maganda yung ano, no? So yung Void Spirit yung support, no? Tama, post 4 na Void Spirit. And unusual yung skill build niya as a position 4. Kasi usually, ano, naka-max yung first. Okay na? Ano? Okay na? Gawin na? Si ano? Ano? Okay, 3-man. Smoke dito sa side ng MG Trust. Tignan natin kung meron nga ba silang mahanap dito. Natsumi? Farming? Oh, tunay pala yun! Ito ng Astral Step. Astral Step. Meron bang ang Flame Break? Ikinumit na nga nilang nila. Yun nga lang meron tornado. Pero napakagandang Ice Bat. Will they brought down the Arc Warden? It's a yes, sir! Handa. Meron Masaros ang kapalit. Worth it. Pero worth it. Napigilan ng isang ano, Arc Warden eh. Wala na sila makakuha dito. Diba? Ganda rin performance talaga dito ni Kyo. May vision ba sila ron? Wala ah. Lock no. Puhunan lang talaga. Tapang ng ano. Tapang ng loob lang talaga puhunan dito ng MG Trust.
Lakas ng loob pala, tapang ng loob tuloy. Pero MKB. Si mama, sabi ko, tutuagan ko lang eh. Pero, ha? Bigyan mo na lang muna, Aydan. Ay, ito na nga mga sir. First 10 kills nga mapupunta sa side ng 0-3-2. 3K goal lead para sa side ng MG Trust. Okay, Jackie nga rito. Aabante pa rin tayong Bok. Target nga niya si Bok. Aabante nga rin dito si Q. Meron bang Aether Rem na natatama? Uy, pero kukonekta ayun yung Jabugi. Nice Chronosphere connecting to two heroes. Mukhang pwede pa nga mabigyan yung Rubik. Nakagaw pa yung Chronosphere. Ika na nga yun. X-Mark spot. At Bok mamamatay. Double kill para kay Jackie with Spaceless Boy. Tablay ng ating scoreline. MKB agad. Masumante sa MKB, BKB siya. Grabe mong laro si Q dito. Bad na bad. Hindi ko na nakikita masyado ano. Nagro-rotate yung Sandbocker. Dapat yung sila nag-initiate dito eh. Dapat sila yung gumagawa ng place eh. Sila nga bubukas eh. Play around lang sila dito sana sa isang Bocker. Sila Bok, sila Ninja Boogie, yung Trend Protector. Ang problema kasi dun sa MG Trust, pinlex kasi nila yung Void Spirit eh. Kaya, even na sa pagka-pick ng Invoker, kaya medyo naging slow pace. Pero dapat talaga every time na walang Chronosphere itong Invoker, ay itong boy din nahanap nila ito eh. Kasi, ayun lang, ano eh, ito lang ang papatay mamaya kay Arc Warden pag ano eh. Pag sabihin natin dumating na ng mga mid to late game, yung Arc Warden lang ang papatay rito kay ano eh. Ay yung si Faceless Boy din talaga nakikita kung kaya pumatay dito kay Arc Warden. Magpapalop na lang kasi mga kampi niya, matik yan eh. Eh wala namang pang ano dito, pang save itong 0-3-2 like Vengeful Spirit, pang alas ng Chronosphere, ayaw ganun. Diba? Okay sana kung may ganun. Ano na item dito ni Air Guardian? It's a travel. Travel na. Travel na. Kaso, ano yun? Tapos yung letter na isang Faces Void. Magiging problema nila mamaya ito sobra. Then ano, ano pa naman ng laro ni Q ngayon. Kaya grabe niya supportahan dito yung mga teammate niya. Si Masaros, medyo di natin napapansin, pero mamaya. Dagger na. Oo, ayun, di ba? Dagger na, mamaya. Magulat kami, susunggitin na isdayan dito. Pwede sila mag-smoke. Yeah. At least maganda yung dagger reveal. Think, 20 seconds, pwede sila mag-smoke dito sa side ng MG Trust. Ako, tingin ko pangit na naman kung mapapa-defensive na naman dito yung 0-3-2 eh. Kasi kung sino nasa harap ay yung tatanggalan ng mana ng isang invoker eh. Eto mga sir. Pero speaking of smoke, ayan ang smoke na dito. Angat nga sila sa may jungle, meron nga ba silang matagpuan? Eto na meron ng laso pero malayo yata ay mga tropahan. Arena of Blood nga rito na ilapag na doon sa taas ng cliff yung isang Batrider. Q papasok with his Astral Step. Dissimulate nga lang makakailag. Ang ganda naman torrent nun. Mayroon pang barko connecting to three mga sir. Chronosphere. Ilalapag na nga rin. Matthew will be the next target. Nico makaka-TP out pa nga lang. Pero Dehins mga sir. Astral Step ni Q nandoon. Tutulong sa pagbibigay ng damage. At Matthew. Wala, ang pangit. Papipig up nga siya ni Peerless. Nung parang napa-defensive ba na rito? Defensive March ano? Gado pa rin na dito si Merz. Call na talaga yan para mag-out. Pero wait, sa baba. Ito naman sa baba. Mapatay na nila si Masaros. Mukhang mabibigan si Masaros. Mukhang ito na yung consolation mga kaibigan. Si Q yung nag-set dun sa ng laro. Uy! Pa. Correct me if I'm wrong. Nabigyan pa nga at Ninja Boogie. Siya pa nga yung magiging casualty dun. Pero si Rubik. Nakapag-grab pa nga. Roshan pa nga dito yung ano yung MG Trust. Mukha ba yan? Uy! Sino pa rin nakakuha? Easy gold rate. Grabe naman si Q maglaro dito. Siya yung nag-set ng laro kanina sa taas eh. Inuli niya agad yung isang bar. Tapos napaluapan ng Ice Path, Torrent, and Bargo. Grabe playstyle dito ng MG Trust mga sir. Tingin ko unti-unti na natin makikita na lalamang dito MG Trust. Given na nagkaroon na ng Aegis dito yung isang Faceless Void. Hindi niya na mas pag naulid nila dito si Natsumi, wala na. Tingin ko isa-isa na magpa-follow up dito yung side ng 0-3-2. Si Natsumi lang ang pag-asa nila dito para makabawi. Void Spirit, yaman pa naman, no? Yul Scepter. Mag-aagal yung Scepter nga rin. Malapit na, parang... Yun sa kinukyo ni Bok nga rito. 2,200 gold away na lang. Nag-Sunstrike nga rin sa may clip, mga sir.
Pero pag scan na commit, eto nasa nabutan nga si Bok nga mga kaibigan. At Arena of Blood kinamit, nahuli nga yung dalawa. Wala na nga silang mana dito, delikado nga yung Batrider. Ice Bat hindi tatama, while Q ang target nga niya yung backlink, grabe naman yung lagan niya yung tornado, yung boy spirit nga rito disimulate dun sa may likod, napatay na nga niya yung Mars. Here comes the Yule Scepter, ginamit nga kay Nico mga sir, nag-aantay nga rin yung Aether Remnant, Nature's Glyphs tatama. Pero 3 heroes are dead, dito sa side ng 0-3-2. Jackie naghahanap nga ng possible target, pero makaka-atras nga yung Trent Protector. Pero grabe yung boy spirit dun, ha? QMVP. Nakapanalo siya ng sobra dun sa backlash. Di na nila natulungan si Book dito. Wild Trent. Sinusustain nga lang niya yung tower. Oo, Nature's Grasp. Nature's Grasp. Dinedelay na lang nila eh. Kung nalaban man sila dito, papalagan sila ng isang Phoenix Void eh. Pop na rin yung Chronosphere. Okay, so, okay, easy money. Ano, bigay na lang nila yan. So, pero sa, gilid, sa likod nga, merong oh, X-mark the spot. Nasuminat. Suminat. Pasarap yata rin sa gilid. Oo, sumin. Grabe ito itong dato si Q. Ngayon, ano pinakain niyo dito? Pigil-pigilan niyo itong mga sir. Talagang magaling talagang post-4 eh, no? Oo, grabe talaga. Isang na doon. Maganda nga performance niya dito sa tournament na ito. Ngayon, pinapakita niya na sobrang kagalingan niya. Grabe magmiranin. Ay, ikaw nagsabi na kanina eh. Grabe magmiranin. Pero ito, grabe rin siya mag-void spirit niya, no? Oo nga eh. Yung void spirit niya ngayon parang mid eh. See you later, nerds. Sobrang aggressive gumalaw. Tapos pasok talaga ng pasok kayo, wala silang ward. Wala pa eh, hindi pa ito yung, hindi pa ito yung timing ng Arc Warden eh. Kailangan mo talagang pahirapan. Pero ito mga kaibigan, Ice Pat, tatama nga rito, ibinigay na nga rin yung Overgrowth. At Nature hindi tatama, Chronosphere para kay Nico. Mahuli kaya nila yung Invoker, pero ang gandang live coming from Ninja Boogie. Pero yung stolen Chronosphere doon sa may backline. Pero Matthew might be picked up, mukhang mamamatay nga rito si Trent. Tignan natin si Jackie. Target nga niya ni Rubik. Medyo nakakapikon nga to. At mabibigyan nga. Here comes the time walk. At Bok nga rito mukhang delikado. Mapapaligiran ng tatlo. Fearless nga rito. Ibinigay yung kanyang BKB. Q with the dissimulate. Masa Ross. Naku. Ito mga sir. No, at boat nga. Inabot nga rito si Natsumi. Original na Arc Warden. Habang si Q rito. Target nga niya yung backline. Sinalungan niya. Tinalunan niya si Ninja Boogie. Kasama niya pa rito si Jackie. Ninja Boogie, dieback. At Ninja Boogie. Ayun nga. Dieback mga sir. Talong. Hindi maganda yun para sa side ng 0-3-2, given na dalawa nag-buyback, tieback pa yung ano, dalawa yung ba-tieback doon, kaya lipa-alt nga. Isa lang yung tieback doon, tsaka na lang kasi spread out yung clash eh, hindi doon malakas yung ano, yung 0-3-2 mga sir. Dapat dito sa 0-3-2, nakafocus lang sila, didepensan lang nila yung isang Arc Warden. Kasi nauli dito yung Arc Warden eh, tsaka na, ayun, speaking of spread out, nasa likod kanina si Book, di ko lang kung ano yung ginagawa niya ron. Siguro nagsishopping siya doon sa baba, nadami lang siya doon. Uy, par, ba't ka naglilibot dito? Paano kaya high ground defense nila nito mamaya? Abad sa likod! Wala na yatang ligtas na lugar dito para sa 0-3-2. My God! Literal na bawal lumabas. Mga sarin lang ba ito si Gyu? See you later, nerds! See you later, nerds! Yo, this guy has no chill, man! Wala nga eh. Kanina yata mga parang 21 minutes. 2.2 po yung layo niya sa aganim siya, yun napabilis. Hindi lang ang nga si BDC. Oo, hindi lang ang nga si BDC. Mukhang mas 0-2 nga rito yung 0-3-2 mga sir. Okay naman yung laning phase nila dito, lalo na yung kay Natsumi. Sa side ng 0-3-2, kaso nauhuli talaga si Natsumi, yun yung problema eh. Parang para sa akin, pag ano, ito, Mars Invoker ha, sa baba. Mapipilitin siya mag-BKB. Parang tingin ko kakailanganin niya yata yun kung patuloy na gano'n yung mangyayari sa kanya. Wala, naging maganda na yung laro ni Jaka dito. May damage na ito eh. Magano nga oh. 7-0-10. Ayun nga, ay mag-gagank sa baba. Si Bala pa nga yung nabigyan. At Bok nga rito. He is in danger. Arena of Blood. Ilalapag. Dissimulate nga lang yung sagot. Naisalya naman si Q. Ay, kala ko Jaka. Hernandito si Masaros. Nice Aether Remnant, mapupull back nga rito yung Mars. Flame Break, babalik nga rin siya ulit dito. Here comes the Yule Scepter. Masisibat pa nga rito si Masaros. And Bok, slowly but surely, patay yung Mars. Tamagal lang. Kinuyog siya ng tatlo rin, no? Tingin ko si Jackie rito, mag-moonshard na lang. Ito na yung mga item na sobrang confident na nasamin na to. Hindi ko na kailangan magdami siya item. Relay na lang tayo sa time lock. Gusto ko na makita mag-wala yung face test bait ko. 19k gold lead para sa side ng MG Trust. Buhay na naman ang Facebook ngayon mga sir.
Easy dito kay kung ano ko. Armor tsaka attack speed dito kay Widis Void. Iyak na talaga. Wala na mga sardin ko. Parang 30-70 na to eh. Galing mag-drop ng MG Trust. Na-deny pick nga man yung invoker. Pinlex lang yung Void Spirit. Kaso nasyonan pa rin nila. Pinlex lang yung Void Spirit, kinounter ng Kunkka. Napaganda pa yung pick nilang Kunkka. Tsaka yun, dumusal ko to. May nahuli oh. Naku, siniko pa yun. Basag doon para mid lane ka. My God. Namin yung retort na isang invoker dito. Kala mo, post for siya. Baba oh. Pampito sa balota. Nahuhuli siya eh. Minsan hindi rin talaga maganda. Na-timing lang siguro na nandun. Hindi rin talaga maganda yung ano eh. Nagdi-deny pick ka eh, no? Unlike dito sa MD Trust, may plano, ano, may plano talaga yung draft nila. Maano yung playstyle nyo? Parang, eh. Ops! Inabot si Q, pero yung follow-up natin, mga sir, asaan? Ito na nga si Peerless, kunting nga lang dito. Mayan center. Napaangat. Pero Bok might pay the price. Torrent, di tatama. Wala. Pero patay pa rin si Bok. Patay na naman yung frontliner dito ng Sheriff Rito. Mga sir, pag ganto-ganto na, ano, pag ganto pa ulit-ulit nakikita X natin. X-Mark into the torrent. Wala. Pagkantong nakikita Sarot natin nga pala kay Sir Rins dyan. Na mamatay lagi yung mid tsaka yung offlane nyo. It's wala na. Mano, parang ang labo na manalo na kayo. Kasi dali na patayin dito. Yung frontliner nyo, kinakarin na lang ng business boy. Eh. Ayun, isa pa rin. Ayun. EMP, wala. Pang ano lang yun. Wala na spell dito yung Boker. Pag Quasex kasi, mangilan-ngilan lang mga bibitan niya spell. Eh, tatlo. Ganun, pumasok na naman si Q. Grabe yun. Butong duto. Ay, may agarims na rin. Sobrang pananalo na yung magagawa rito ni Q sa backline. So, tingin ko, outline dito yung ano, yung 0-3 to mga sir. Uy, pumasok. Ninja Boogie. Delegado nga rito, mahihila nga ng Aether Remnant. Pero nice Chrono Spear. Huli na naman si Kuya natin, Nico. Pero merong overgrowth. Eto na yung barko, mga kaibigan. Super Perry, Natsumi. Tempest double nga lang yung mamamatay. Bye back kami from Nico with his invoker. Exposed na rito yung Rax. Sa side ng 0-3-2, nilipagan nga lang ng bubble, pero Jackie. Tornado EMP ni Nico. Arino, Blood. Ilang makapagtahay ang mukha lang. Ayun yung ano doon. Mag-OG ka, kaso mapipigilan mo umatake, pero hindi mo mapipigilan mag-cast ng skill dito. Skill eh. Ngayon, unti-unti pa rin sila. Bumabasag pa rin sila, may BKB pa eh. Kami BKB pa rin si Jackie, kaya lumaban. Pero wait, macho nahuli. Oo, nahuli rin yung trend. Wala, easy pick-up. Pag sumura dito sa Nico Baby, Tico, GG na to. Wala, mahirap to para kay Natsumi. Yul Scepter naman, completed para sa Batrider. Fearless aangat, X-Mark ibibigay kay Nico. Naku po, dieback nga to, yung isang invoker natin, mga sir. Down at 70 seconds. Galing ng gameplay ng MG Trust. Pero para sa akin time talaga, MVP time dilation. Si Q. Lahat sila umilo. Oops, Q. Patayo na naman si Ninja Boogie. First time ko lang nakita ito, lahat sila nailaw. Ting sabihin lahat sila may ano, may killing streak. Pati yung boss wave nila, Jack Hero pa yun ha. Ha? Oo. Oh, killing streak yan. Ano yan, ibig sabihin tatlong, mataas na sa tatlong sunod-sunod yun ang patayin nila pag umilaw. Ano, first time ko lang nakita yun. Limang hero umilaw. Wala na mga sir, ginagawa na lang dito ng 0-3-2. I think hindi na ito parang manalo. Dinedepensa na lang nila, pinapatagal na lang nila yung laro. Hindi na nila kayang manalo sa gantong laro. Wala, patay rin Tempest Double ni Natsumi rito. BKG, sige palag mo. Niul Scepter na lang si Bok dito mga kaibigan, napapaligiran nga ng lima. At Mars nga alas kalahati yung buhay, overgrowth kill mid, Jackie nag-BKB nga lang at might Machu is also in danger. Pero mas gusto nga nila yung big fish nga rito, which is Natsumi. With his Arc Ward eh, nag-buyback nga si Kuya mo Arc. Mars nga rin dito. At hinatin na ba magagawa, Leap gagamitin dito kay Boombell. Fearless nga lalaban na nga rin, here comes the barko. Meron nga silang buff coming from the Kokoram. Makunat nga sila rito mga kaibigan. Tornado will connect to the heroes of MG Trust. BKB ni Masaros, also ni Fearless. Tingnan natin kung kaya pa nga ba kumabol ang 0-3-2. At Q papasok nga rito bila Astral Step. Torrent nga rin sa may backlines. At patay si Kuya natin, Nico. So was Ninja Boogie. Mukhang damay pa nga rito yung Tempest Double ni Natsumi. At tier 3 tower. Wala na kung magagawa rito mga sir. GG na to. Patay rin yung Mars. Grabe magdaro MG Trust dito. Ganda rin ang ginagawa rito ng Faceless Boy. Di niya basta-basta ginagamit yung ano niya, yung BKB niya eh. Nihintay niya na makapag-cast dito ng mga skills yung 0-3 to bago siya yung BKB eh. Iba talaga yung drop na may plano. Oo.
iba rin talaga yung drop na nagawa nyo nung mabuti yung ano nyo, yung pinaplano nyo. Like dito siguro, grabe ko talaga maglaro siguro dito. MVP ko to para sa akin. Dalawang beses sila na counter. Isipin mo kanina, from dun sa Naga Siren na kinounteran ng... A Night Stalker na kinounteran ng Naga Nicer. Naga Siren. Ngayon naman, yung Invoker na kinounteran lang ng ano. Uy! Andiyan, may time ko eh. Walang mabibigyan pa si dun, pero... Tingin ko, magti-tape out lang siya na, tapos si X-Mark, eh, wala na. Ayun yung kinaganda rito sa drop ng ano, ng MG Trust. Kahit laban lang kung laban, makakapag-regen sila ng ano, one by one. Makakabalik na sila agad with the X-Mark. Punulit boy, punulit mana, laban na ulit. May Chrono Spear na again ako, may up na rin lahat ng ultimate ng MG Trust. Pwede na sila mag-go. Ito, last move, last clash na to, I think. Para depensa nila. Pag naulit dito si Natsumi ng Chrono Spear o kaya si Nico, GG na. Wala, hindi nga sila makalapit eh. Ayun na. Tingnan natin mga sir, eto mga kaibigan, naglapag ng bubble sa likod pero kayang guluhin ni Q yung backlines nga rito, time walk doon sa loob ng bubble. Alam nila eh, nahuli na si Natsumi. Na doon pa lang sana sa clash na nangyari sa top, I think yung na-setupan sila ng ano, ng ice pad, torrent, barco na combo dito sa ano, sa top, sa zero theory ito, ayun yung nag-decide ng laro eh. Ay, I'm sorry, ayun pala. And then nag-decide ng laro na, ay, sabi dito na ng MG Trust, ito na yung inahanap nating sign na magtuloy-tuloy yung game natin. Kaya hindi na rin natatakot si Q dito kasi, ayun nga, hindi talaga siya kaya patayin basta-basta eh. First of all, may dissimulate siya. Pagtaas niya mag-dissimulate, pwede siya mag-astral step out. Pero hindi niya ginagawa, nag-astral stepping siya, lumalaban sila. Kasi alam nilang mas malakas dito sa teamfight yung ano eh, motivate Trust, and wala pang ganun. Hindi pa ganun, kasakit si Natsumi. Si Nico Baby rin, ay Nico Baby to rin. Si Nico din dito, lagi siya namamatay, lagi siya nahuhuli, and dapat ang isang invoker talaga na Quasvex pag nagre-react ka or nag-initiate ka, nasusulit niya eh. Pero hindi ko nakita yung sasin ng 0-3-2, kulang din talaga sila ng damage mga sarili. Ilang beses na nahanap yung Arc Ward? Alam mo, successful naman yung ano yung 0-3-2 sa early na i-depend sa yung ano eh. Laning phase, kaya ganda naman, sa nahuli lang talaga sila sa clash. Oo, oh, saka yung ano, pag nung rotation, kaso talagang pag nag-drop yung motivate nung MG Trust talaga, may plano na sila dyan kagad eh. Parang pinang-beat talaga nila yung Void Spirit, no? Hindi, nandun na yung Void Spirit. Siguro kung probably ganun, binate lang nila. Pero wala, iba talaga eh. Malakas talaga tong MG Trust ngayon. Oo, na-complete lahat dito, 0-3 ito. Yung Arc Warden, hindi na depth para manala yun eh. Depth na lang yun para tumagal eh. Diba? Anong laban sa YouTube? Oo, oh, dito. Shoutout nga pala kay Sir Lex again. Shoutout sa aming mga sponsor. Oo, oh, yan. Shoutout na Sir Mike. BNXBet and Dota 200. Isang referral code dun sa mga site na yun, mga Sir. Betting site po yun. Lupon WXE. Kung mga nagutom man kayo, lalo na, hapunan na. Wendy's ang sagot. 8-5-3 followed by quadruple 3. Well, basic lang, Wendy's number 1. Kung kailangan nyo naman ng ano, energy, ay may sagot din kami dyan. Andito ang Enervon tsaka Red Bull. Basic lang, energy giver. And last, sa Steel Series and Predator Gaming. Shoutout sa inyo. Parang nyo na rin ako sa Kumu mga sir. Kumu sir yun, nagkukumu nga pala si Sir Mike. Panoorin niya ito yung maga. Isa pwede rin gabi. So, happy anniversary, Lupon. Oo, second anniversary. Lupon Double XC. Happy anniversary. And thank you sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa amin, mga sir. Very much appreciated. Again, kami ang inyong mga naging caster. Ako po si Sir Mike. Ako nga pala si Daddy. So, magpapaalam na kami. Thank you so much nga pala sa inyo lahat. Babalik ulit kami bukas para sa coverage nitong Beyond the Summit Pro Series. Thank you so much. And bye-bye. Bukas po ulit.